Alright, welcome and welcome back mga master sa aming panibagong adventure. So bali andito po pala kami sa pangatlong isla. Dito pa rin yan sa Gaspar Island. At dito ang spot namin para mamana. At ako po ay patuloy at walang sawang nagpapasalamat sa pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. Ayan, sa mga bagong viewers po, welcome na welcome kayo dito sa aking channel. Siyempre, andito yung mga kasama natin sa pamamana. Ayan, si Francis. Tapos, ayan, si Bagat. Ayan. So, may bago tayong kasama from Batangas. Si Michael. Ayan. Saka si Bayaw, si Tolbik. Ayan. Bali, espero sila from Batangas. Sa Ilog naman sila namamana. So, nagbakasyon lang sila dito sa Marinduque. At siyempre, kasama pa rin natin ang matikas na espiro ng Barangay Antipolo. Ayan, si Tim. At dahil maaga pa, eh syempre magre-relax muna kami dito. Tapos prepare lang kami mga master ng aming mga gamit, para kapag madilim na, ready na kami para mamana. So sana madami namin mahuling isda dito sa spot na ito. So dive safe sa lahat ng mga kapwa ko espiro. Alright, at sumisid na nga kami. At una kong nakita dito, isang elegant unicorn fish. Ayan, pero ang tawag namin dito mga master 51. Ayan, pero sa ibang lugar, iba rin ang tawag nila dyan. Dito sa amin, 51 ang tawag dyan, kaya palasingsingan. Ewan ko kung bakit 51 o palasingsingan ang tawag dyan. Kasi nung bago pa lang ako namamana, at yan ang naririnig ko sa mga nakakasama ko sa pamamana, ang tawag nila dyan, 51 o palasingsingan. Kaya nakigaya-gaya na rin ako. Alright, at isang 51 ulit ang aking napana. So, ayos naman yan mga master, matabang isda yan. Goods yan, pang inihaw. Pero mas gusto ko dito kapag sinabaw. Talagang malalasahan mo yung kanyang malinamnam na laman. Alright, next target tayo mga master. At ayan, may nakita ulit ako. Ayan, isang 51 na naman. Kaya binanatan ko na, kasi pandamdam na rin yan para sa pangulam natin. Ayan mga master, next target natin. Ayan, may nakita kong isang 51. Ayan, ang mahabol pa sa akin. Pero inabot naman siya nung shopping natin, tinamaan. Parang puro 51 yung labas ng isda dito ngayon. Pero ayos lang yan. Pangulam na rin yan. So sana makita, marami pa rin natin makita ng isda dito sa spot na ito, para marami naman tayong isda na maiuwi.
Alright mga master, at dito nga ay may nakita na naman akong isang 51 na naman. So sa inyo mga master, anong tawag ninyo dyan sa ganitong klase ng isda? Just comment naman po para alam din natin yung kung ano pa yung ibang tawag dyan sa ganyang klase ng isda. At nung pinanak ko nga pala mga master yung 51, ayan may nakita ko ditong apat na trigger fish. Pero ang tawag naman yan dito sa amin sa Marinduque ay pakoy. So sa mga babong espero dyan, wag na wag kayo basta mga master papanan ng ganyan. Kasi at kapag hindi ninyo napalabas yung isda na yan, maaaring ma-stack yung shafting ninyo dun sa butas na kanyang pinagbabahayan. Ayan, pumana nga pala ako mga master nung kaya ko lang palabasin doon sa kanyang bahayan, sa kanyang butas. Kasi mag-iihaw kami mamaya kapag aho namin. So pang-ihaw natin yan mamaya mga master. At ayan, nag-try ako na humuli pa ng isa para dalawa. Pero talagang hindi ko kayang palabasin kaya hinayaan ko na lang. Ayan mga master, nadaanan ko pala yung mga kasama ko dito. Pero titingnan natin kung ano yung mga nahuli nilang isda. So ayan si Francis, at ayan, karamihan ng mga nahuli niya ay katulad din doon sa nahuli natin, mga 51. At eto naman si Bagat, parang may nakita siyang isda doon sa butas at susubukan niyang hulihin. At ayan, nakuha na natin siya ng video sa ilalim. At ayan nga, may pinana siya. At ayan, ano kayang isda yung pinana niya? Mukhang na-stack pa yung kanyang shafting doon sa butas. Kaya umahon muna siya. So ganyan ang ginagawa namin mga master. Kapag halimbawa na-stack na yung shafting ninyo at hindi kayang tanggalin, umahon na muna kayo para safe. At ayan mga master, may biglaan akong pinana dito. Isang 51 na naman. Hindi ko na pala nakuha na ng video yun kung paano natin napana. Kasi biglaan ang pagkapana natin sa kanya. At dito ay may nakita kong isang goldfish. Ayan, isang manitis mga master. Pero ang tawag namin dyan, ubakan. Lumalaki din pala mga master yung ganito klaseng isda. Mga kalahating kilo o higit pa. Alright, at muli tayong sumisid at may nakita nga ako dito isang manitis ulit mga master. Good size na yan, kaya hulihin na yan. Ayan, headshot pa at hindi na siya nakagalaw. Napakaganda ng kanyang tama. So maganda mga master kapag ganyan, hindi na masyadong lumalaban para hindi masira yung kanyang laban. At maganda rin kapag headshot ang patama. At yan mga master, muli ako sumisid at may nakita ko ditong isang isda. Ayan, ano bang tawag ninyo mga master sa ganitong klase ng isda? Just comment naman po para malaman din natin kung ano pa yung ibang tawag sa ganitong klaseng isda. Alright mga master, at ayan may nakita ko ditong ayan, medyo malaki itong trigger fish na nasa kanyang butas. At ayan, napakahimbing ng kanyang tulog. At uhulihin natin yan kasi para pandagdag na rin yan para sa pang-ihaw namin mamaya pag tabi namin. Ayan mga master, ano, nahuli ko pala yung trigger fish na yan. Bale, hindi ko na lang nakuna ng video kung paano natin napalabas dun sa kanyang bahayan. At ayan nga, nakita ko dito si Bayaw, si Tolbik. Ayan, may nahuli siyang isang
unicorn fish. Ang tawagin naman dito sa amin eh surahan. So malaki-laki yan mga master. Ayan, first time yan makahuli ng ganyang klase ng isda. Kasi yung mga nahuhuli nilang isda doon sa pinamamanaan nila sa ilog eh mga tilapia, mga karpa, saka mga hito. So ayan, first time niya yan makahuli ng ganyang klase ng isda. At dito nga mga master ay nag-second shot ako dito sa manipis. Bali na paan ako na pala yan kanina. Kaya lang nakawala. So bali, nakita ko ulit siya kaya pinana ko ulit. So sayang naman kapag hindi nahuli. Kakainin lang yan ng malalaking isda. At dito nga mga master ay may nakita ulit akong isang 51 na naman. So puro 51 mga master yung nagpapakita sa ating mga isda. At ayos na yan, libreng-libre na, hindi na bibili. At masasarap naman mga master yung ganyang klaseng isda. So at least may maiuwi tayo. At ayan, napadaan ako dito sa corals na ito. Ayan, napakaganda mga master. At ayan, na-amaze lang talaga ako mga master kapag nakakakita ko ng ganitong klaseng formation ng mga corals. Talagang parang nakaka-relax. At ayan nga, may target ulit tayo, isang 51 na naman. Ayan. At yan na pala mga master yung last target ko. At nagtabihan na kasi yung mga kasama ko kaya tatabi na rin ako. Alright mga master, at andito na rin ako sa tabi. At ito pala yung mga isda na nahuli ko. So ayan, medyo madami-dami din. Tapos ito pala mga master yung trigger fish na hindi ko nakuha na ng video kung paano ko napalabas kanina. At ayan, marami nahuli natin na 51. At ito naman yung kay bagat. So ayan no, ayos na rin yan, may pang-ulam na. So ito mga master, anong tawag ninyo dyan sa seashell na yan? Kasi dito sa amin ang tawag nyan eh sahang. Pero dyan sa inyong lugar, anong tawag dyan mga master? At ayan, titingnan pa rin natin yung mga huli nung iba nating kasama. So andito pa sila. At ito yung huli ni Tim. So ayan, na yeluhan na niya. So ang mga nahuli ni Tim, 51 din pala. So 51 tayong labas ng isda dito sa spot na pinuntahan namin. Tim, hindi na may huli yan. Alright, at yung kay Forge ay... At ito naman yung huli ni Francis. So titingnan din natin kung ano yung nahuli niya. So ayan, iba't ibang klase ng isda din. So ayan, may kanuping, tapos ayan no. Pero nahuli rin pala siya mga 51. So ayos na ayos na master pang uwi niya. So libre na ang pang ulam namin. So ayan yung mga iihawi namin. At eto naman yung kay Tolbik. Tinatin kung ano pa yung mga nahuli niya. So ayan, may nahuli siyang, ayan mga 51 din mga master. Tapos ayan yung surahan, yung unicorn fish na nahuli niya. At ayan, dahil first time niya makahuli, ayan no, picture muna. So bali ayan mga master, si Michael, bali hindi na siya tumuloy sa pamamana kasi nadali pala siya ng sea urchin or tarum. So medyo masakit daw yung kanyang paa kaya hindi na siya tumuloy sa pamamana. So ayan mga master, ang aming mga nahuli. At ayan, mag-iihaw nga pala kami dito mga master kasi dito na rin kami magpunan. At gumawa nga pala ako dito ng ayan, kinilaw na trigger fish. Ayan, suka na maanghang lang ang dala namin kaya goods na goods na yon para sa kinilaw. So ayan, fresh na fresh ang aming mga inihaw. So tara mga master, kain po tayo.
So ayan mga master, kita-kits po tayo next adventure. At mabuhay po kayo lahat. Ingat po kayo palagi. And God bless you all.